basic military training. Bakit? Bakit kailangan dumaan dun? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako po ay una nagpapasalamat po sa ating mahal na tagapangulo ng committee na ito, Senator Bato de la Rosa. Napaka ito po ang pinakamatigas na senador dito. Napakaganda po ng inyong pagdinig sapagkat dito po sa inyong committee talagang pagdinig ang nangyari. Talagang nakikinig po tayo sa ating mga resource persons natin. At binabati ko din po ang ating bagong doktor na senador, ang Einstein, Dr. Win Gatchalian. Ano po? Mabuhay. At sa atin pong tatlo ang doctorate, si Attorney Senator Tolentino. Oo, tatlo po ang doctorate niyan. Abroad pa. Opo. At siyempre po sa lahat po ng ating mga bisita. Ako po ay nagpumilit magsalita at bumulong sa ating tagapangulo bago magtapos ang kanyang hearing. Gusto ko po talagang magsalita lang ng kaunti para sa atin pong mga mahal na kabataan na si Mr. Ken Paulo Gilo at si Mr. Justin Rafael Luis Balani at sa atin pong kadete, si Sir Las Piñas. Opo, mga mahal naming kabataan, alam niyo po, napakaganda po na kayo po ay napakinggan namin. Lalong-lalo na sapagkat kayo ay may malayang kaisipan. At nakikita namin at naririnig namin kung ano yung mga tumatakbo sa inyong isip. So, at lalo na yung init ng inyong mga dugo. Ako po ay gusto ko lang i-share sa inyo, ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa. Mga anak na lang, itatawag ko sa inyo, makinig kayo sa akin. Alam nyo, ang bansang Pilipinas, hindi pa tayo Pilipinas. Tayo ay sinakop na ng iba't ibang lahi. Galing sa East, galing sa West. Puro tayo depensa. Itong bayan natin, hindi po tayo natapos na makipaglaban. At katunayan, bago pa dumating yung mga pinanood natin kaninang mga hapon, ilang beses tayo nakipagdigmaan. Ang akin pong mungkahi sa inyo, mga anak, huwag nating alisin na maging preparado ang ating mga kabataan sa anuman pwedeng dumating. Sapagkat historically, tayo po'y hindi napahinga sa gera. Marahil sa ngayon, tayo'y napahinga ng ilang taon, pero sa paligid natin, mga anak, nandyan pa rin ang threat. Hindi nawawala. Pag tingnan nyo sa kasaysayan, bawat sino ang naka-powerful na country, lagi tayong sinasakop. Lagi po yan. Pag-aralan ninyo, lahat yan, mga anak, hindi pwedeng hindi kasama ang Pilipinas na sinakop. Bakit? Geographically speaking, mga anak, tayo po ay strategically, napakaganda po ng location natin. Sa usapin ng Navy, sa usapin ng Air Force, sa usapin ng lahat ng bagay, ng depensa o opensa, ang lokasyon po ng ating bansa ay napakahalaga. Ano po yung gusto kong tumbukin? Mga anak, sabi nga ni Galvez ng ating Secretary ng National Defense, may mga bansang walang gera pero meron silang mga ganitong mandatory katulad po ng Switzerland. Sa ilang daang taon, ang Switzerland wala pong gera yan. Yan ay neutral na bansa. Pero pagdating ng 18 years old, ang kanilang mga kalalakihan ay obligadong dumaan sa training. At kanina, napakaganda ng sinabi ng ating kabataan patungkol sa edukasyon. Totoo yun, anak. Kailangan nating bigyan ng edukasyon ang ating mga taong bayan sapagkat ang punot dulo ng pagiging alipin ay yung pagiging mangmang. Hindi pwede nating pabayaan na mangmang ang ating mga kababayan. Alam nyo ba, sa panahon, konti na lang po ito. Opo.
Alam nyo ba, mga anak, sa panahon, hindi nga lang tayo parehas, pero ang Cuba, noong panahon ng Chile nagkaroon ng revolusyon, ang unang in-encourage ng kanilang leader na si Fidel Castro ay yung tinatawag na kampanya de alfabetización. Ibig sabihin yung kanilang pagharap sa kamangmangan ng tao. Kumuha siya ng mga volunteers na magtuturo doon sa malalayong lugar at doon sa mga syudad na kulang ang kaalaman. Alam niyo ba, mga anak, yung mga volunteers na yan, dumaan muna sa basic military training. Bakit? Bakit kailangan dumaan dun? Kasi sa parte ng pag-organisa. Importante at mahalaga na organisado. Merong sinusunod na ranking. May sinusunod na tinatawag natin umbrella organization. Meron tayong, merong sapat at tamang disiplina. Chain of command. Chain of command. Yan, hindi change of command. Chain of command. Kaya napakahalaga yung anak, hindi natin ito ginagawa para gawing militar ang ating kabataan. Ginagawa natin lang ito para tayo'y magkaroon ng chain of command, para alam natin kung saan natin uumpisahan at kung saan natin tatapusin. At yung sinasabi kong ginawa ng Cuba na yan, sa loob lamang ng ilang taon, 100% anak, nabigyan nila ng literacy ang Cuba. Ngayon, bilang pagtatapos, aking mga mahal kong kababayan, isa lamang po ang paalala ko. Kapag ito po ay ginawa natin, itong ROTC, inshallah, huwag po sana tayong sumailalim sa kanino mang foreign power. Sana tayo po ay maging independent. Hindi po tayo utusan ng kahit na sinong foreign na bansa. At ginagawa po natin ito sa pagdepensa ng ating independensya, ating kalayaan, ating higit sa lahat po. Tayo po ay Pilipino.